What are the properties of integers? Nakita niyo ba to sa paper? So our first property is about commutative property. Okay, ang properties ay rules. Okay? Okay, makinig na kayo. Ang properties ay rules. Okay? At ang rules na yon ay sinusunod. Katulad dito, what is my rule as a math teacher? You should use blue ball pen. Use blue ball pen lang. Okay? Para gumamit ng iba, hindi pwede. At ganoon din ang properties ng integers. Okay? So, commutative property, nag-a-apply ito sa addition and multiplication. Okay? So, for example, dito sa addition, lagi lang ito addition and multiplication, ha? So, sa addition, even if the addends, ano yung addends? Okay, magkabaliktaran man ang addends dito sa addition, they still have the same sum. So, for example, A plus B is also equal to B plus A. Ako ba? Pabaliktarin ng miss. Yes, 2 plus 3 is also equal to 3 plus 2. Pareho pa rin ang answer nila. 2 plus 3? 2 plus 3? 5. 3 plus 2? 4! Pareho pa rin? Kaya yan ang rule sa commutative property. Sa multiplication. Sa multiplication, magkabaligtad man ang kanilang factors. Same rules! The products will be same. The same. So, for example, A times B is also equal to B times A. Okay? So, halimbawa, 2 times 3 is also equal to 3 times 2. So, magkabaligtad naman yan. Pareho pa rin ang sagot. 2 times 3 is equal to 6. 3 times 2 is equal to 6. Ako ba? Ako. Next, number 2. Ano kaya yung susunod natin? Property. Associative property. Ano yung associative property? Ano kaya yun? Column. Okay, ginawa ko na yan sa inyo dati. Is A plus B. Magkaiba man ang groupings, pareho pa rin. Okay? So, sa addition, paano sa addition? A plus B plus C. Ito, kunyari, magka-group. Tapos, A plus B plus C. Okay? Magka-group dito sa unang hanay. Dito sa left-hand side, A plus B. Dito naman sa kabila, B plus C. Pareho pa rin ang magiging sum niya. For example, 2 plus 3 plus 4 is also equal to 2 plus 3 plus 4. Ako nyo? So, binaligtad lang yung groupings niya. So, 2 plus 3 is equal to 5 plus 4 is equal to 9. Ito naman, 2 plus 7, ito yun, no? It is also equal to 9.
Pareho din sa multiplication. Ano naman sa multiplication? Halimbawa, A times B times C, it is also equal to A times B times C. So A, so 2 times 3 times 4 is also equal to 2 times 3 times 4. Tingnan nga natin, 6 times 4 is equal to 24. 2 times 12 is also equal to any questions about it? Wait, I miss. Just the properties. Mayroon pa tayo? Apat pa ng properties. What? Apat? Dalawa pa lang yan. Vitamins. Dalawa pa lang. Vitamins. Oh, ano? Wala mo ko ginagawa. Vitamins. Wala pa ako ginagawa Talaga. Ay na? Vitamins. Finish? Vitamins. Wait. Bakit ba? Laki-laki naman maka-open. Ano to? 112 pesos ba to? Yes, please. What? Look at you, 112 pesos? Yes. This one is 12? 107? Ready, sa pangatlong natin property?
Okay, distributive property of multiplication over addition. Ano yun? A times B plus C is equal to what? A times B plus B plus A times C. I'm sorry, A times C. Vitamins. So example, 2 times 3 plus 4. It is also equal to 2 times 3 plus. Okay? 2 times 4. Distribute ko lang yan. Then plus 2 times 4. 2 times 4. Tingnan nga natin kung pareho ng answer. Ito, gawin muna natin. Seven. So 2 times 7 is equal to 14. Ito ay 6 plus 8. Okay, wala ito sa Weaver, yung pangalawa. Distributive property of multiplication over subtraction. Wala ito dun sa Weaver nyo. Okay, ibig sabihin ng DPM, distributive property of multiplication over subtraction. So, ibig sabihin naman yan, A times B minus C is equal to A times B minus A times C. Ano ba? Distribute lang natin, A times B, ito yun, and then minus A times C, ito yun. Nakuha niyo ba? Sige. Kasi naman nagmamadali ko yung kumopya. Huwag niyo na nga kopyahin yan. Sinabi na naman. Miss! Yeah, example to! Wala rin sa Weaver. Parang nagmamadali kami, Miss. Ha? Carbon. Okay. So, let's have an example. 2 times 3 minus 4. Equal to distributive property of multiplication over subtraction. Okay? So, ang pinagkaiba lang nila, ito ay addition, ito ay subtraction. Over it, so, 2 times 3 minus 2 times 4. Okay, 2 times 4. So, ito, 2 times 3 minus 4. Integers yan, ha? 1. Ilan? Negative? 1. Is lagi 2 times? Then, ang nasa gitna lang nila ay subtraction. Is parang 18 plus 3. 3 minus 4. Ito lang, ha? Over addition. Ito naman, over subtraction. Parang, kaya na yung over subtraction. Wala ako. Gusto mo mangyari, addition property of addition, distributive, i-distribute yung addition, wala. Okay. So, 2 times 3 is equal to? 6 minus 8. Okay. 2 times negative 1, negative 2. And 6 minus 8 is equal to negative 2. Okay? Kami sa integers yan, ha? Sige, madali na lang yung pangalawa, yung dalawa na lang. Kurayin mo na to, ha? Okay, number 5. Nagsisimula sa
kaya yun? Identify! Identify! Identity! Identify! Identity! Company. Ano sabi ng identity? Why Para kalalanan namin. Why? Okay? Wow. So, anong identity property na ang addition? Zero. Tama, zero. So kahit anong add mo, kahit anong integer, pag in-add mo siya sa zero, okay, number pa rin. You have the same value of the integer. So halimbawa, A plus zero, it is also equal to A. Halimbawa, 2 plus 0, 2 pa rin yan. Negative 2 plus 0, negative 2 pa rin yan. Okay? Nananalamin. Ha? Sa multiplication, ano kaya yung sa dalawa niyan? 1. Very good. 1. So, 1. So, A times 1 is also equal to A. So, 2 times 1 2 is equal to 2. Negative 2 times 1 negative is also 2 equal to negative 2. Nakuha ba? Yes. Okay. And the last one. Ano kaya? Letter I ulit. Inverse property. Okay. Itong inverse property, this is only for addition. Wala neto sa multiplication. Ano kaya ang inverse property? Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin ng inverse? Kapaligtaran. Okay, so may pangit, may maganda. May payat, may mataba. May matalino, meron. Tama, no? Bobo! Walang bobo! Walang bobo, okay? Walang taong bobo, bad yun. Okay? So, ang inverse property, A? What is the inverse property of? Positive A. Babay ka rin yan, Miss. Negative A. Yes. That is always equal to? Zero. Kasi ito ay positive, ito ay negative. Okay? So, halimbawa, negative 2. What is the inverse property of negative 2? Positive 2. And it's always equal to zero. How about positive 10? What is the inverse property? What is the inverse property of positive 10? Negative 10. Zero. May titihan ba? Opo. Zero. Yes, yes. Yeah, buti nga sa inyo. May isang namin yun. Mas mahirap din siya. Wala, mahirap daw yan. Wala isang ganun, Miss. Nakita ko sa ganun. Pero may ganun na yun, Miss. Oh, ano kayang classic property dito? Associative property! Paliktaran. Sa pa. Ganun din
the property. Distribute the property. Community property. Community. Community. Distribute it. Community. Hello. Community. Distribute it. Hindi pa? Hindi pa nakukuha?